Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the leading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildis Adameda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it all be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the leading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, destruction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory and honor, everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Meda, to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. Hallelujah. Praise the Lord. And to all birthday celebrants for the month of April, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. And I would like to give, in behalf of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our heartfelt condolences to the family of Brother Raymond Luansing for losing his brother Rian Luansing. At alam natin na siya ay kapiling na ng ating mahal na Panginoon sa mga oras sandaling ito. Hallelujah, praise the Lord. At let's pray for the comfort para sa mga pamilya po ni Brother Raymond Luansing. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, and to all our webcast and Facebook live viewers, God bless you all po for being with us, praising, worshiping, honoring our Lord Jesus Christ through our webcast and Facebook live viewing. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our Bible study, and our topic for today is Foundation of Christian Faith. Saligan o pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hallelujah. Praise the Lord. The incredible wonder of the cross, crucifixion of our Lord Jesus Christ, is the foundation of Christian faith and the heart of our life in our Lord Jesus Christ. Nakikita natin ang mga krus sa lahat ng dako, sa mga gusali, sa sining, and even sa mga alahas, sa mga tahanan ng mga tao. Inaawitan at pinag-uusapan ang ating mahal na Panginoon. Ngunit talaga bang naunawa ng mga tao ang tungkol sa krus ng mahal na Panginoon? Walang nagawa o ginagawa ang sangkatauhan na maiambing sa ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan. Lahat ng mga nagawa na sangkatauhan gaano man kahanga-hanga
sa kalaunan ay nawawasak, ngunit ang ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay mananatili magpakailanman. Ito ang nag-iisang pinakamahalaga o importante at kamangha-manghang kaganapan sa kasaysayan ng sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. To begin with, let's start with the reading the Holy Word of our loving God. Could you please read 2 Peter chapter 3, verses 10 to 13? From the book of 2 Peter chapter 3, verse 10 to 13. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth. Therein dwelleth righteousness. Amen. Ang ikalawang sulat ni Pedro, talatang 3, versikulo 10 hanggang 13. Jesus, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang kasangkalangitan sa araw na iyan ay paparam, na kasabay ng malaking ugong at mga bagay na sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawa na sa lupa ay pawang masusunog. Yaman ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga ang anyo ng mga pagkatalo ng narapat sa inyo sa banal na pamumuhay ng pagkamaawain? 12. Na ating hinihintay at pinagnanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo bagong langit at ang bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our Lord. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, Jesus Cristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nang kanina nang inaawit ng mga Pioneer Choir, yung katapusang awitin, talagang sinapuso ko at naramdaman ko ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, nang kinuha niya ang lahat ng kasalanan, ang kanyang pagkapako sa krus, ang paghampas, pagsaksak sa tagiliran na dumagos ang dugo sa kanyang buhay, sa kanyang katawan, at yung dugo na umagos sa kanyang ulo nung patungan siya ng krus ng tinik. Ito po ay dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Inihaya niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya huwag natin hahayaan na nakilala na natin ang ating mahal na Panginoon, ay bibitaw pa tayo sa pananampalatayang ito. Dahil napakalapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon, kinakailangan tayo maging sigurista na pagbabalik niya tayo makakasama sa buhay na walang hanggan. Kung tayo mga buhay pa sa pagbabalik ng ating mahal at maaaring tayong lahat ay buhay pa, ay tayo makikipagkita sa Kanya sa lapap in a twinkling and a palay. Tayo bibigyan ng glorified body at makakasama natin ang malapan ng magpasawalang walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. At yung mga latay na yon, yung dugo na umagos sa kanyang ulo, yung mga alimura na ginawa, pagpapainom sa kanya ng suka, lahat ng mga ito ay dahil yun po ang kaparusahan sa ating mga kasalanan na tinanggap ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung hindi tutulo ang kanyang dugo, walang buhay na malis, so walang hanggang kabutihan, walang hanggang katuwiran ang mga tao. Dahil kapag hindi mo tinanggap ang ating mahal na Panginoon, Jesucristo, sabi nga ng mahal na Panginoon, para mo makita ang kaharian ng Diyos, kinakailangan ikaw ay maborn again. At para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan ikaw ay
mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu Santo para ikaw ay makapasok sa kaharian ng ating mga lapanon. Nakasimpleng requirements ng ating mga lapanon para sa ating mga kasama. At yun nga, kapag ating tinanggap ang ating mahal na Panginoong Yesu Kristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, bibigyan tayo ng banal na Espiritu at yun po ang ating magiging gabay at patnubay upang patuloy natin siyang paglingkuran habang tayo na andito sa ibabaw ng lupa at tayo makasiguro na may bukas o may walang hanggan na tayo mapupuntahan. Hallelujah! Pero ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong kakayanan para labanan ang mga kasalanan o mga pita na laman dito sa ibabaw ng lupa, mga pride natin, wala kang magagawa bilang tao. Subalit, dahil pinananahan ang karanang banal na Espiritu, kaya mo lampasan ang mga darating sa iyo mga pagsubok, mga kung anong kasalanan na maaaring dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa yan dahil pinananahan ang karanang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhay na sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! At si Apostle Pablo, nang siya ay dumating sa Corinto, yung unang punta niya doon, he did not, Paul did not come with eloquent speech at persuasive words, yung pong mapangakit na salita, o di kaya po yung mahusay na pangungusap. Wala po siyang sinabi doon, kundi ang alam lamang niya, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo ay napako sa krus, alang-alang sa atin. At ipumbasahin po ang 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Amen. Sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 2, versikulo 1 hanggang 5. 1. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa panalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, malaban na si Jesucristo at siya na napako sa cross. 3. At ako'y nakisama sa inyo ng may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ng aking panalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po muna ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. I think, always tinamayan yung ating binasa, pero nakamali ako. It should be 2 Corinthians chapter 1, verse 2 to 5. Ako na po ang babasa sa Tagalog. Hallelujah. Praise the Lord. That the point, ito'y pinasaya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Si Apostle Pablo po ang nagsasalita nito. Sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak kundi yaong pinalumbay ko? At aking isinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat na mga ang aking kagalakan ay kagalakan ninyo lahat. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulat ko kayo. Sinulatan ko kayo na may maraming luha o hindi upang kayo palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Hallelujah! Praise the Lord! Ito po yung sinasabi ni Pablo dahil palibasa nga po, hindi kilala ang mahal na Panginoon, siya napunta doon na pag nagsalita siya na sinabi dahil ang alam po ng mga Israelita, kaya po nung dumating ang mahal na Panginoon, nagbubunye ang mga Israelita at kinuha pa ng
maliit na yung buriko na sinakay niya pupunta sa templo ni mga palaspas. Subalit, yun ding mga tao yun ang sumigaw sa kanya ng crucify him. Bakit nagkaganito? Nagbubunye ang mga tao nung una pa man na dumating ang Kristo, ang Messiah sa Jerusalem. At yun po, nagbubunye sila dahil ang akala nila maghahari ang mahalap Panginoon para mawala sila sa pagkaalipin ng mga Romano. Hindi yun ang purpose ng ating mahalap Panginoon kaya pumunta dito sa ibabaw ng lupa. Ang adikay ng mahalap Panginoon ay magkaroon ng ugnayan ng tao sa mahalap Panginoon, sa Kanya, para sa ikapagpapatawad ng kasalat, makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po sa Banal na Kasulatan, hindi magagawa ng dugo ng hayop para maligtas ang buong sanlibutan. Dahil ito'y pantakip lamang. Ang tunay na makakapagligtas lamang, walang iba, kundi ang pag-agos ng dugo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At yun nga po, na pumunta doon si Pablo sa Corinto, siniwalat niya lahat ang nangyari. At yun nga po, nalaman tuloy ng maraming mga Israelita na tunay na ang ating mahal na Panginoon ang purpose ay para magkaroon muli ng ugnayan ng tao sa mahal na Panginoon. At yun nga, yung binabali niyang dadali ni Pablo ng salita ay yung pagpapakapako ng ating mahal na Panginoon sa krus at maaaring malumbay ang mga roon. Pero sabi niya, hindi ko ang kalumbayan niyo ay kalumbayan rin ko. So, bakit saan ako magagala kung kayo nalulumbay? Dahil pag kaya maraming mga Israelita ang tumanggap din sa ating mahal na Panginoon dahil nakilala nila ang ating mahal na Panginoon. Kanilang in-acknowledge yung pagkapako ng ating mahal na Panginoon sa'yo. Pero hindi lahat ng Israelita ay nangyari na maniwala sa ganoong mga kasaysayan na nangyari sa mundo sa kanila. Dahil po, na-brainwash sila ng mga unang mga mananampalataya o mga unang mga saserdote na nagbibigay sa kanila ng religious belief. Ganon din ngayon sa mga panahon ngayon. Kahit na nakikita na sa ating panambahan na maraming mga himala na patay, nabubuhay, malma ang adik, mamamatay tao, binabago ang buhay, nagiging mahusay na tao, malapit sa Diyos sa mga tao, mga magnanakaw, lahat ng mga kasamaan sa ibabaw ng lupa na nagawa ng mga ilang member ng Jesus Miracle ay binago sila ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming bagay na binago sa ating mga buhay na marami nakakakita. Subalit, hindi pa rin sila maniwala na ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na siya lang ang nag-iisang Diyos na Espiritu na nagkatawang tao bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa ating makasalanan na kung ating tatanggapin siya bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas ay ipakikita natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagtalima at pagsunod sa Kanyang mga utusan, tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Napakaraming relihiyon sa ibabaw ng lupa, iisang binabasang Biblia, hindi nila maunawaan ang sinasabi sa Banal na Kasulatan. Bakit po? Dahil po, kapag hindi mo pa natatanggap siya ang mahal na Panginoong Hesukristo at hindi ka nababautismo sa pangalan sa kanyang pangalan, hindi ka magkakaroon ng banal na Espiritu na siya magtuturo sa iyo upang maunawaan mo ang banal na salita upang kung ikaw ay gagawa ng masama ay makukundi ka agad, hindi mo nagagawin dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo. Kung ikaw ay magbabasa ng banal na kasulatan at wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo maunawaan kaya napakarami ang paiba-iba ang kahulugan sa banal na salita. Isang salita ang binabasa pero hindi nila maunawaan. Iba ang pakahulugan. Subalit kapag nananahan sa iyo ang Espiritu, kung ano man ang iyong problema, mangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na nandito sa banal na kasulatan. Yan po ang ating magiging gabay at patnubay. Kung ang ating mahal na Panginoong ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, kung ikaw ay mayroong pag-ibig sa unang-una sa ating mahal na Panginoon, pangalawa, sa iyong kapwa, pangalawa, dahil kang may kagalakan. Nagagalak ka dahil alam mo, mahal na Panginoon ay nasa sa iyo na kailan pa may hindi ka pababayaan. Ikaw ay mayroong kapayapaan.
payapa ka, walang problema kahit parang mangyari sa iyong mga gilid. Alam mo, nasa proteksyon ka ng mga alapan, bakit ka mag-aalala? Marunong ka magpasensya, marunong ka magpapahinod. Dahil alam mo, mahal na Panginoon na sa iyo. Nagpapakumbaba ka sa harapan ng mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay kahit na nakalampas sa iyo, nakalampas sa iyo ang kapwa mo at ikaw ay mayroon pang pakumbabang puso, bakit mag-alata kayo, nakalampas, bakit itong tao ito hindi nag-retaliate? Anong meron ito na wala ako? Mag-iisip yun. Maaaring yun pa rin ang mag-isang dahilan para ikaw siya ay pagpala at makakilala rin. Hallelujah. Praise the Lord. At kinakailangan magandang asal ka. Mabait ka. Meron kang pagdayang katapatan. Ang pananampalataya mo ay patuloy na palalakasin ng ating mahal na Panginoon habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Meron kang kaamuan at meron kang pagpipigil. Yan ang mga bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kinakailangan yung mga bunga ngayon na hindi ka agad-agad instant makukuha mo. Para mo makuha yung mga bunga ngayon, kinakailangan maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Lagi kang magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mga pastor na pinapangaral, lagi kang dadalo ng 3 beses sa isang linggo sa nakatakdang gawain upang ikaw ay patuloy na linisin at sakdalin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating pagdalo, dito natin napapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito natin sa naawitan, dito natin napapayag ang mga kamanghamang gawa sa ating mga buhay. Dito tayo nakakapakinig ng mga banal na salita ng mga at ang pinakamahalaga dyan. Dito natin napakikita sa ating kapwa na iniibig natin sila. Dahil tayo, iba't iba tayo ng ugali, meron tayong individual differences. Kaya, kag minakita tayong diferensya na isang, huwag magiging daan yun para ikaw ay matalisod. Sa halip, ipanalangin mo yung kapatid natin yun dahil hindi pa, malamang na hindi pa niya lubos ang binabago ng ating malapot. At madali sabi, mag-aralan tayo sa ito sa pagpanalingan tayo. Kung minakita tayong may mali, ating ipanalangin. Pero, kinakailangan din natin sabihin. Pero pagka minsan, kaya hindi natin masabi, baka magalit sa atin. Pero ang pinakapabisang paraan ay ang ipinalangin mo siya. Walang magagalit siya dahil mahal na Panginoon ang bahala sa kanya para sa baguhin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dapat tayong lahat ay dumaan sa buhay na may malalim na pagpapahalaga sa sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Maglaan tayo ng ating mahahalagang oras na tayo ay magkasama-sama at makapaglingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito ay paraan para tayo po ay mapag-isipan natin ang pinakapambihirang mga bagay na kaganapang ito sa buhay ng ating mahal na Panginoong pagka-alay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay after 3 days, after ng mga torture na ginawa sa kanya, after 3 days, siya ay nabuhay na maguli. Umakyat sa luklukan niya sa karyan, doon napapatunayan na merong nag-iisang Diyos at walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Marami ang alam, isa naman talaga ang Diyos. Bakit yung iba, bakit mo sinasabing Diyos si Kristo ay iisang Diyos? Si Kristo ay tao, yung alam nila, siya daw ay sugo. Ang hindi nila naiintindihan, ang Diyos ay Espiritu, wala nakakakita sa Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa tao, siya ay nagkatawan tao. Hindi sa proseso ng bilang katulad natin mga tao ng yung fertilization, kundi ang banal na Espiritu ang nagbuo sa kanya sa sinapupunan ni Maria. Siya ay pinanganak na hindi sa kagagawan ng tao, kundi sa kagagawan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord! Siya ang manifestation, ang Diyos ay nagpahayag bilang Ama. Siya ay Espiritu. Ang Diyos ay nagpahayag bilang anak na nagkatawan tao. Ang Diyos ay nagpahayag bilang Espiritu Santo. Dahil nandito pa ang mahal na Panginoon, bago siya pumalik, huwag muna kayong aalis dito sa lugaring ito at kayo padadalang ko ng iyong comforter, yung banal na Espiritu na yun ang ipinadala. At kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos na ikinabautismo, yung Espiritu ngayon na natanggap ng mga apostoles ang makakuha mo at ikaw ay magmamana ng buhay. Papamuhay mo ang kanyang banal na salita. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, ang krus ay tunay na binala ko itinalaga ng Diyos Ama bago niya nilikha ang isang bagay. Bakit po ganun? Dahil walang imposible sa Diyos. Alam niya lahat.
alam niya, siya ang Almighty, siya ang, alam ang tawag sa English, yung alam niya lahat. All power, all powerful, all knowing God. Alam niya ang lahat. And even siya lumikha ng langit at lupa. Alam niya na mahuhulog ang sangkatauhan sa kasalanan, kaya nagplano siya ng landas ng pagkakasundo. Ay bakit alam na malapanang yung pala na matatalisod ang tao, magkakasala, ay bakit hindi niya antimanong ginawa ng ng paraan para huwag magkasala? Nung gawin niya ang mundo, nung palayasin niya si Satanas sa langit, dito napatapon sa lupa. Pero nang gawin niya ang tao, kaya yun naka-excluded sa paraiso sa gitna ng mundo. Inilagyan niya doon sa paraiso ang tao. Ay alam niya narito si Satanas, bakit dapat pinalis niya si Satanas dito? Dire-dire siya, bakit po nagkaganon? Kasi ang gusto ng mahal na Panginoon, kaya nagbigay siya ng isang kautusan, ay ikaw itatalima o susunod sa kanya. Yung pong kautusan ngayon, na huwag niyang kakainin yung isang puno, makakain mo lahat ang naroon sa loob ng pareso, pero huwag kang kakain na isang puno. At pag kinain mo yan, ay tiyak na ikay mamamatay. Hallelujah. At kayo magkakasala. Disobedience to the Word of God ay kasalanan. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay makita niya na ang tao ay marunong sumunod. Dahil kapag hindi ka susunod, mapapagaya ka kay Satanas. Dahil hindi nga, si Satanas ay kaya siya itinapon, ay gusto niya na malampasan pa niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkaroon siya ng, not only pride. Ang gusto niya ay ma-overpower niya ang Diyos. Dahil siya ay kinagigiliwan ng ating walang dahil siya ang worship leader ng ating walang Panginoon doon sa iba. Akala niya, may pride na nga siya. At saka sinasabi ito sa iba na maganda ang buhay niya, maganda ang hitsura niya. I don't know if it's a babae o lalaki, whatever, basta masabi, maganda ang hitsura ni Satanas. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo laging susunod sa kanyang mga utos. At yun nga po, hindi nangyari ang kanyang kalooban dahil binigyan niya ng chance ang tao na makapamili. O binigyan niya ng pagkakataon niya, nadaya pa ni Satanas. Nasabi, sige, kakailangan naman ay pakain sa'yo, mabubuksan na iyong isipan. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, tayo parang bata. Yung wala kang alam sa kamunduhan. Ang gusto niya, ang alam, susundin mo lamang ang kanyang mga utos. Gagawin mo, ibinigay sa iyo mga pagpapala. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise. Subalit, tayo nandito, kaya tayo nagbibigay ng mahalagang oras para pag-aralan natin ang banal na salita sa iyo mapupuri. At habang tayo nagpupuri, habang pinag-aralan, ang banal na Espiritu kumikilos sa atin at nagkakaroon ng infilling of the Holy Spirit. Ang nais niya, tayong lahat ay makasama niya sa buhay na walang maiiwan sa kanyang pagbabalik. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong gagawin, kundi lagay tayong tatalima at susunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi natin kailangan maramdaman na tayo ay nasa huling pag-iisip ng ating mahal na Panginoon o nasa huling nakaisipan ng ating mahal. Ang ating kaligtasan ay nakita niya bago tayo nabuhay. Alam na mahal na Panginoon kung paano tayo maliligtas. Alam niya na ibibigay niya ang kanyang magkakatawan tao siya at yung kanyang isasakripisyo, yun ang magdadalang muli sa tao sa ugnayan sa kanya. Pinili tayo ng Diyos kay Kristo bago ang pagkakatatag ng mundo na magiging banal ang walang at walang kapintasan sa harap niya. Basahin po natin Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. From the book of Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Episo, talatang 1, versikulo 4 hanggang 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 5. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Amen. Amen. Pray po ang madalang salita ng ating malapayon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our loving God. Puli po natin palapakan ng madalang salita ng ating mahal na Panginoon.
na wala siyang ninais, kundi tayo na kanya mga, bago pa tayo pinanganak, bago pa tayo ay kanya na. Kaya tayo lahat ng tao, kahit anong gawin mong kasalanan, bibigyan ka ng pagkakataon para kayo makapagbalik loob sa ating mga lapan. Tutulungan ka pa niya para ikaw ay makilala mo. Ano? Ang dami niya may mga, ay talagang ay maniwala sa mga Panginoon, pero magkakaroon ng karamdaman na doon niya mapatunayan na kapag siya nagkaroon ng kahit kasing laki ng butas na buto na mustasa na pananampalataya, ay sabi nga ay kahit ay bundok na idali mo sa kabilang lugar, ay mangyayari yan. Ganon ang inihingi ng ating mga nagkakaroon ng pananampalataya, yung mga may karamdaman, yung mga sirang mga pamilya na bubuo yan dahil sa pananampalataya sa ating mga, dahil iniibig tayo at yun ang nagiging dahilan upang tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At para may sakatuparan ito, binalak niya ang pagpapako sa krus sa kanyang anak. Ang mahal na panang bago niya nilikha ang anuman. Hallelujah! Praise the Lord! Bago pa nilikha, ay tayo ay, ang sabi nga sa katapusan, na tayo tinilagan niya ng una pa sa pagkupkup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling na kanyang kalooban. Hallelujah! Praise the Lord! Very controversial po ang kaisipan ng ating mga laban. Talagang ang nais niya ay mayroong mangyayari sa mga kaya. May negative, may positive. Pero yung negative na yun ay magiging daan para makita mo ang positive. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo binibigyan ng wastong kaisipan para laging titingnan natin ang positibo. Ano ang positibo? Ang ikaw ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kilalanin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Mahalin mo siya sa pamamagitan ng pagtugo o pagtanima at pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. Paano mo isasabuhay ang banal na salita? Paano matatalima ang banal na salita kung hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan mo? Kaya kinakailangan, basahin natin ang kanyang ating mga Biblia, ating pagbigyan ng panahon na mabasa at dito nangungusap sa atin ang ating mahal na Panginoon. At kaya naman tayo laging dadalo, ito ay inuutos din ng ating mahal na Panginoon, huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon katulad na iba, tayo daw ay mag-aralan sa isa't isa. At dito rin natin napapupurihan, kaya 2 hours ang ating pagpupuri, 1 joyful, 1 hour solemn, bukod pa yung mga awit ng mga choir dito sa ating harap habang tayo gihendel ang ating service para sa ating mapuri. At doon nalilugod ang ating mahal na Panginoon. Kapag sa ating inaawitan, nawawala yung mga masasamang espiritu na taglay natin. Lumalayas siya dahil hindi makakatagal sa mga nagpupuring mga anak ng Diyos ang masamang espiritu na lalayas at lalayas yan. Kaya po, ang infilling of the Holy Spirit ay nangyayari sa mga anak. Basahin po natin ang 1 Peter 1:20-22. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 20-22, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Amen. Tagalog po. And 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth, through the Spirit, unto unfeigned love, of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Amen. Amen. Ang unang sulat ni Pedro, talatang 1, versikulo 20 hanggang 22. 20, nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nangagmanampalataya kayo sa Diyos, na sa kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay at sa kanya'y nagbigay ng kuhalatian upang ang inyong panampalataya at pag-asa ay napa sa Diyos. 22, yamang nilihis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay magibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Amen. Amen. Purihin po ang madalang salita ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po. God bless you po. Beloved preacher, for reading the Holy Word. Napakahalaga na itong versikulo 22 na ito ng 1 Peter 1. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunuri sa mga kapatid, at magigibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Pag-ibig una sa mahal na Panginoon dahil tayo tumatalima sa pagsunod sa kanyang mga kutusan.
at dito nalilinis ang ating kaluluwa. Hallelujah. Praise the Lord. At yung ating daw pong pag-ibig sa ating kapwa ay hindi pa kunwari. Kinakailangan bukal sa puso, tunay na iniibig mo ang iyong kapwa, hindi yung pakitang tao lamang kung ikaw makipag-ibigan sa kung ibigin mo iyong kapwa. I just want to tackle this term na yung tungkol sa ang tawag doon yung malapit na pagkakaibigan. Ang tawag? Over-familiarity. Bakit bawal ang over-familiarity? Dapat lang. Kung kaya kayo over-familiar, dahil may sama kang intensyon sa iyong puso, sa iyong isipan, doon sa kapwa mo, lalo na't babae o lalaki. Pero dapat, para magkaroon ng tunay na pag-ibig, kinakailangan yung pag-ibig ng ating mahal na Panginoon ang mapa sa atin. Iniibig mo ang iyong kapwa, minamahal mo ang iyong kapwa dahil ang nais mo ay maging kasama mo siya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapa sa atin, hindi yung makasanlibutan o last of the flesh, kaya kayo nagkakaroon ng familiarity sa isa't isa. Ang kinakailangan tayo magkakapatid. Ang magkakapatid, wala na noong mga makasanlibutang pag-ibig. Tayo nag-iibigan dahil wala tayong ninanais kundi ang ating mapaglingkuran ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit kung kayo mayroong pang-adikay, lumina sa iyong puso, natuwa sa iyong isipan, na tumatari mga hingin nyo sa mahal na Panginoon na tanggalin sa inyo yung puso at yung kaisipan ngayon. Dahil iniutos ng ating mahal na Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung gusto yung pana, okay, dumating na sa puntos na kaya bawal sa ating mga choir na magligawan. Okay, dumating sa puntos na nagkagustuhan kayo, kaya kinakailangan ang mga choir, kinakailangan kung babae, lalaki, ay ipagpapasting mo, hindi ka magsasabi, sasabihin mo lang sa pinakapinuno na kaya ka nagpapasting ay gusto mo sa ganon. Pwede yun, at talaga yun ang tinatanggap dito. Pero bilang tayo tao, siyempre nakikita natin ang ating, sabi nga, natatay pa natin, o bilang tao, nakakakursunod na tayo sa ating mga kapatiran. Pero mawawala yan kapag tunay na pag-ibig ay nasa puso mo. Bakit? Dahil kung kayo magkakaroon ng ugnayan na bawal, hindi mo mahal yung kapatid na yon dahil hinayaan mo siyang magkasala at ikaw din magkakasala. Kaya para maiwasan ang pagkakasala, kinakailangan lagi kang nakakapit sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong dadagdagan o iisipin na kaya mo malapit ka sa iyong kapwa, sa iyong kapatiran dahil meron kang intensyong iba. Makasinlibutan ang intensyon. Ang dapat maging intensyon natin, intensyon na espiritual, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa na tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! At bawat detalye ay dinisenyo niya noon paman. Hinulaan ng mga propeta, isinagawa ng mga Hudyo at ng mga Romano gaya ng itinalaga ng mga Panginoon. Wala sa mga ito ang nasa labas ng kanyang kapangyarihan. Ang lahat na ito ay nangyari tulad ng kanyang itinakda. So, itinakda ng ating mahal na Panginoon na bago pa man tayo pinanganak, bago pa simulan, tayo ay kanya na. Binibigyan lang tayo ng pagkakataon. Binigyan ang tao ng pagkakataon na makasunod. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik ang ating relasyon, yung intimate relation natin sa ating mahal na Panginoon. Ayun ang gagawin natin para tayo magkaroon ng intimate relationship. Susunod ka sa kanya. Huwag mong gagawin yung hindi niya pinag-uutos. Kapag ikaw ay merong isang utos na hindi nasunod ng ating mahal, nagkasala ka sa lahat. Ipanalangin natin ng bawat isa na tayo lagi makatalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magkamali. At yun ang nais ng mahal. At ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Dahil ang nais mo ay ikaw ay magkaroon ng dire-diretsyong ugnayan at magmana ng buhay na wala. Na siya ang purpose ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo na makasama niya ang tao na sino mang mananampalataya at maniniwala sa kanya ay magmamana ng buhay na walang ang kasakasama niya magpakailan, kailan pa man. Hallelujah! Praise the Lord! Pangalawa, ang krus ng Mahal Panginoon ay pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig sa tao ng Diyos sa sanlibutan. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pagpamagitan ng pagkakatawang tao ng Mahal na Panginoon upang maging kapalit na sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Sa krus, nagtagpo ang karunungan, ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Bakit po buti nagtagpo? Ay yung kanyang dinanas, yung sinabi ko kanina, yung kanyang dinanas na kapighatian sa krus ng Kalbaryo,
hanggang mula na siya ay pahirapan hanggang sa siya mamatay, yun po ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Doon nagkaroon ng katarungan. Bakit sinabing pag-ibig ng Diyos? Dahil kung hindi niya gagawin yun, walang tao maligtas. Ay kasarap na ng buhay ng mahalang Panginoon doon sa ibabaw ng lahat. Alam niya lahat. Ay nagkatawang pa, tao pa siya para tayong mga tao na kanya nilikha ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya nilikha ng tao ang mahalang Panginoon ay para gamitin na siya magpupuri sa kanya dahil kanya na pinaalis si Satanas sa kalangitan. At yun ano nakalaan sa atin? Magkakaroon tayo ng bagong langit after na mag-rapture, after na yung tribulation na tinatawag. After that, makakasama natin ang ating mga laparo sa kanya for 1,000 years. And after 1,000 years, bababa sa langit ang ating tahanan na doon maninahan ang mahal na Panginoon at tayo mga tao at makasama mga anghel at na walang kasalanan doon, puro katuwiran at kabutihan dahil tayo binanal na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba yung 1,000 years? Natuos ko na yun eh, almost sa ating taong ito ay almost half million years yung kung tutuusin dahil ang isang taon sa atin, isang araw lang pala sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Ay 1,000 years. Hindi maalos kalahating milyong taon tayo dito. Pagtapos niyan, di pagka bumalik dito mahal na Panginoon, tatapon ulit si Satanas doon sa bottomless pit. Tasasaraduhan yun. Tapos siya na maghahari dito sa ibabaw ng lupa. Gagamitin niya ito for 1,000 years. Yung kanyang years sa yung Diyos, yung taon ng mahal na Panginoon. Ay ang taon natin naman, aabot nga ng kalahating milyon yun. Tinuot ka na mga 460 something thousand years yun eh. After that, muling aalpasan si Satanas. Ang hindi ko maaluwat, hindi ko maaintindihan ko, ba't niya aalpasan pa rin naroon na? Dumating sa puso at isipan ko, siguro gusto niya magbalik loob si Satanas. Yun siya makilalang muli. Pero it is unbiblical. Inisip ko lamang yon. Maaaring ako mali o maaaring ako'y tama. Subalit after that, na mabuksan, panandalian lamang na maghahari uli, akit, paalalabasin. At yun na nga, mula sa langit, bababa ang ating, umawala ang mundo. Ito ang gagawing like a fire. Langit, mapupugnaw lahat. Matitira lamang sa kailangan ay ang tahanan natin ng mga naligtas. Kung ating babasahin sa banal na kasulatan, 1,600 miles square. Kung alam mo ba ang square, di ba ang square ganyan? 1,600 miles, 1,600 miles, 1,600 hanggang lahat ng angle, puro 1,600 miles. Aking kinukompute, abay di mula dito hanggang Houston, Texas, kasi yung 1,600 miles ay yung wala gano'n, tsaka isang papagano, tsaka isang papagano. Mas malaki kaysa mundo yung ating gagawing tahanan na kasakasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise! Habang ang mahal na Panginoon ay nakabitin sa krus, kinuha niya ang kasalanan ng mundo sa kanyang sarili bilang isang pagpili na ginawa sa pag-ibig. Kusang loob niyang dinanas ang mga kahihinatnan ng ating maling gawain upang naway maging katwiran sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po pala pagka ginawa niya yon yung mga bagay na siya nakabitin at kunin niya ang kasalanan ng mga tao, kapag atin siya doon po lalabas yung katwiran ng Diyos. Mapapasa atin yung katwiran ng Diyos. Basahin po natin ang John 10:18. From the book of John, chapter 10, verse 18. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Amen. And I'm on the 2 Corinthians 5:21. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, talatang 10, versikulo 18. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi ko sa kong ibinigay may kapangyarihan. Akong nagbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Amen. Amen. Patuloy po natin basahin ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Amen. Amen.
pangalawang taga Corinto, talatang 5, versikulo 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Amen. Pwede po mo na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Lahat tayo ay tumanggap ng kabutihan sa maraming paraan. Ang number one kabutihan, nakilala natin siya ng lubusan. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama niya sa buhay na walang na tutunan natin na maglingkod sa ating mahalapan sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, magiging tagapagbana tayo lahat ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Sa kabutihan at maraming paraan, ngunit walang pagpapala ang maihahambing sa kanyang pagpapahayag ng pagmamahal sa atin sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating katubusan. Ngayon lahat ng tumanggap at nagtiwala at magtitiwala sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoon at nakikiisa sa kanya. Paano tayo makikiisa sa ating mahal na Panginoon? Yun tayo magpapapako rin sa krus. Yun tayo magpapahataw din sa krus. Yun po ay nagawa na, wala na pong pwedeng gumawa pa uli noon. At kapag nagawa natin yon, yung tayo ay nagtitiwala sa sakripisyo natin mahal na Panginoon o nagtiwala sa sakripisyo ng mahal na Panginoon, tayo nakikiisa sa ating mahal na Panginoon sa pagtalima at pagsunod ng kanyang mga utusan, ay nakikipagkasundo tayo sa ating Ama sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Yung po ang connection natin sa ating pinakamakapangyarihan Diyos, ang kilalanin mo na siyang Espiritu, na siyang Diyos na Espiritu na nagkatawang tao. Ang paghahain ng mahal na Panginoon, ang tanging tunay na daan tungo sa kapatawaran. Kung hindi naghahain ng kanyang buhay ang mahal na Panginoon, walang kapatawaran ang kasalanan ng mga tao. Sa mundong ito, makikita, umahanap mo ang lahat ng mga uri ng huwad na paraan upang makahanap at nakakita ng katubusan. Ngunit wala sa mga ito ang sapat na makapangyarihan upang labanan ang kasalanan at ang paraan ng pinsala sa atin sa mundo. Napakarami na kung ano nang ginagawang ritual na ginagawa para yun ang kanilang alam, para mapaluguran nila ang ating mahal na Panginoon. Pero hindi naman ang mahal na Panginoong Hesukristo ang pinaluluguran. Anong pinaluluguran? Yung kanilang mga ginawang imahin. Yung kanilang sinasamba. Hindi daw nila sinasamba. Ay, ano ba naman yung ano, yung tawag doon sa yung way of the cross na sinatawag nila. Ay, pinanaan nila yung mga istampay. Ang Diyos, panalangin natin, Spirit, alam ng Diyos kung anong iniisip natin, anong nasa puso mo, makipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritual, hindi yung pakitang tao. Pinakita mo kung ikaw lagi na nakaluluhod ka, pero ang niluluhuran mo ay hindi tunay na Diyos. Para mo malaman na tunay na Diyos ang pinaglilingkuran, ibatay mo ang iyong pananalpalataya bilang isang mananas sa pamamagitan ng banal na kasulatan at nakasulat yan sa Biblia. Yan po ang ating panuntunan. Lahat na ginagawa ng mga tao na tungkol sa reliyon na hindi nakabatay sa banal na kasulatan, huwad ang mga lahat ng mga bagay na yan. Kaya kinakailangan, kaya pasalamatan natin ating bilabit pastor, Evangelist Vicente Almeida, itinuro sa atin ang tamang pamaraan para po makilala natin ang lubusan ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo nag-aaksaya ng oras sa ganitong klase ng pagtitipo na kanina pa tayo nag-umpisa alas 9 pa, ay mamaya pong matatapos, malapit nang matapos. Hallelujah, praise the Lord. Ganong katagal, 6 hours, pero sa may umabot ka ng 10 hours pa nga doon. Pero dito natin natututunan ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito natin nararamdaman ang Espiritu ng Diyos. Kapag nga ikaw yung matagal nang hindi nakakadalo sa mga ganito, pagdating mo, iba na ang pakiramdam mo. Parang ang tuwang galak na galak ang Diyos. Tuwan-tuwa at nakasama ka pang muli na mga binanal niya upang sa ipatuloy na tapaglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang paghahain ng malapang nitangin tunay na daan tungo sa kapatawaran. Sa mundong ito, makikita o maghahanap ang lahat ng uri ng huwad na paraan upang makahanap o makakita ng katubusan. Ngunit, wala sa mga ito ang sapat na makapangyarihan upang labanan ang kasalanan at ang paraan ng pinsala sa atin sa mundo. Wala sa kanila ang makapagdadala sa atin sa pintuan ng langit. Mahalagang maunawa natin na si Kristo ay hindi kailangan ihain muli sa tuwing tayo ay magkaka
nagkakasala, ang kanyang ginawa para sa kapakanan ng misan ay magpakailanman. Yung ginawang pagpapako ng malam ay minsan lamang yun, hindi na maulit yun. Magpakahanggang sa walang hanggan. Ang nais ng malam pa yun, siya'y kilalanin mo na siya nagsakripisyo ng buhay niya para matubos tayo sa ating kasalanan. Hindi yung ikay maglalakad ng 100 milya tuwing ganitong panahon. May pakilala mo lamang na ikaw'y tulagay mana ng palataya. Hindi yun ang nais ng malapan. Ang nais ng malapan nun, siya ilagay mong aawitan. Sasambihin mo sa Espiritu at katotohanan. Pag may kailangan ka, kung anong problema mo, basahin mo ang Biblia mo, mauusap sa sayo. Kung ano nasa Biblia, yun ang gawin mo. Kapag hindi mo ginawa ang mga kautusan o kung ano nasa Biblia, nagkasala ka sa ating malapan nun. At kapag ikaw'y nagkakasala sa malapan nun, nagiging kaaway ka niya. Yung banal na Espiritu na nananan sa iyo, lalayas na sa iyo, aalisan sa iyo. Napipighati ang banal na Espiritu. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya babalik. Kapag ikaw ay tiklop tuhod na humingi ng tawad sa ating mahal Panginoon, ikaw ay muling ibibigay sa iyo ang kapatawaran at ikaw ay muling makakaniig ng ating mahal. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin, to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipahayag natin ng ating kasalanan ay tapat at banal sa siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun lamang po ang ating gagawin. Maniniklood tayo, humingi tayo ng tawad sa ating mga. At kapag ikay nakahingi na ng tawad, isang huwag mo na rin gagawin uli yung ginawa mo ngayon. Ipakilala mo na talagang tiklop tuhod ang iyong pagsisisi sa ginawa mong kasalanan. Patunayan mo sa malapan na tunay kayo nagsisisi sa ginawa mong kailan pa man. Huwag mo na uling babalikan. Hallelujah. At bilang isang resulta, ang ating kaligtasan ay hindi kailanman mawawala. Sa wakas, ang epekto ng krus ay umabot sa nakaraang kasalukuyan at hinaharap. Kahit ang pagpapako sa krus ay nangyari sa isang sandali, ito ay isang walang hanggang kaganapan at dahil dito, hindi limitado ng panahon. Bago pumarito ang mahal Panginoon sa lupa, sinabi ng Diyos sa kanyang awat habag, hayaan ang mga kasalanan na gawa noon ay walang parusa dahil hindi sila maalis ng dugo ng mahal Panginoon hanggat sa ang kanyang dugo ay mabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ang nais ng mahal Panginoon, hindi tayo kaya nga binigay niya ang kanyang buhay, siya ang tumanggap ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya siya pinatay, namatay sa krus ng Kalbaryo, yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Yun ang kaparusahan. At dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin, nagkatawan tao siya para tayo po ay magkaroon ng ugnayang muli sa kanya. Basahin po natin ang Romans 3, 25 to 26. From the book of Romans, chapter 3, verse 25 to 26. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Amen. Amen. Sa aklat ng mga Roma, talatang 3, versikulo 25 hanggang 26, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag-loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. 26, sa pagkakilalay aking sinabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-arigang ganap na may pananampalataya kay Kristo. Amen. Purihin po ang banal salita ng ating mga panahon. God bless you po, beloved. Preacher for reading the Holy Word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga hain na hayop na inialay bilang pagsunod sa batas ng Diyos ng mga Hebreo at bansang Israelita ay hindi kailanman kayang mag-alis ng mga kasalanan. Ngunit tinakpan lamang ito hanggang sa dumating ang perpektong kordero ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yung sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtiwala sa Diyos bago ang krus,
yung pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos bago pa dumating ang mahal na Panginoong Jesucristo. Lumakad na kasama niya bago na buo ang bansang Israel, naniniwala sa mahal na Panginoon noong panahon ng pagpapako sa krus at lahat na nagtiwala sa mahal na Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos mula noon ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na sakripisyo. Ang ibig sabihin po nito, yung mga tao na sinaw bago dumating ang mahal na Panginoon pong nasusunod, sumusunod na sa kutusan ng yung naglalakad na kasama Diyos. Sino ba naglalakad na kasama ang Diyos? Ay di yung pong sinusunod, sinabubuhay yung kanyang banal na salita. Yung po, at saka yung pong ngayon, numabuhay na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, dumating siya, yung pong naniniwala at nananampalataya sa kanya, sinasabuhay ang kanyang banal na salita, yung po ang maliligtas. Napaka tuwid po nung sinabi sa John 3:3-5, na kung hindi ka mababoon again, hindi mo makikita ang langit. Kung hindi ka mababautis man sa tubig at sa espiritu, hindi ka makakapasok sa langit. Ang nagsabi mo sa mga niyari, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga ang talatang ito. Ito'y kautusan ng ating mahal na Panginoon, na marami ang hindi gumagawa nito. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, ang saklaw, kahalagahan, at pagbabagong kapangyarihan ng pagpapako sa krus ay lampas sa bawat paghahambing. Wala, hindi natin kayang hambingan ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga, the scope, importance, and transforming power of the crucifixion are beyond every comparison. Let us hope that the next time we see a cross, consider what a wonder it is. Even in heaven, we'll be singing and praising the Lamb who was slain for us. Handa po ninyo ang Revelation 5:12. Yan po susunod natin versiko. The victor over sin and death, ang ating mahal na Panginoon ang naging victor, naging matagumpay sa pagkakagawa nito para ang tao po ay maligtas at hindi magmana ng buhay na wala. Let the Lord Jesus Christ, who willingly subjected himself to the cross of Calvary, be the cross of our thoughts, worship, and gratitude, not only this beautiful season, but on every day of our life. Ang saklaw, kahalagahan, at pagbabagong kapangyarihan na nagpapako sa krus ay lampas sa bawat paghahambing. Umaasa at umasa. Sa susunod, makakita tayo ng krus ay isa lang alang kung gaano ito kamangha-mangha. Maging sa langit, aawit tayo at magpupuri sa kordero na pinaslang para sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po, kinakailangan pag nakakita tayo ng krus, ating bulay-bulayin ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa atin para tayo po ay maligtas. Panghawakan natin ang mga bagay hanggang sa pagdating, pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At kung hindi natin abutin, pag tayo po ay kinuha yung ating hiram na buhay, sigurado ang kasama mo. Pagpikit mo din sa lupa, pagmulat mo, kasama mo ang ating mahal na Panginoon sa kalangitan. Hallelujah, praise God. At ipong basahin ang last verse po natin, Revelation 5:12. Maganda na po ang mga awit. From the book of Revelation, chapter 5, verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, talatan 5, versikulo 12, na nagsasabi na malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanang kaluwalhatian at pagpapala. Amen. Amen. Purihin po, malasya. Bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our loving God. At ipong muling palakpakan, isang malakas na palakpak po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Karapat dapat lamang isang palakpakan dahil sa kanyang sakripisyo na ginawa, tayo na andito, naligtas, tagapagmana ng buhay na walang God. Ang ating mahal na Panginoong Jesus Kristo ang nagugi sa kasalanan at kamatayan. Hanggang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siyang kusang loob na nagpapako ang kanyang sarili sa krus, ang dapat maging sentro ng ating pag-iisip, na ating pagsamba, na ating pasasalamat, hindi lamang ngayong panahon ng pagkabuhay na pinagdiriwang natin, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Kinakailangan araw-araw tayo Pasko. Kaya Pasko, Pasko ng pagkabuhay, Pasko ng kapakanakan nating mahal na Panginoon, dahil tayo sa ating mahal na Panginoon na. Hindi na tayo taga rito sa sanlibutan, tayo ay taga roon na sa kalangitan.
kasama ng ating mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya po yung mga makasalibutang bagay na hindi makagiging daan para tayo po yung makapaglingkod sa ating inyo ng kalimutan, taligdan na ninyo yun. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating na pong awitin na isang makalangit na awitin bago po sa ating